mahal na Pangulo, Pangulo na kita, Bongbong Marcos. Ang aking mensahe sa iyo, mahal na Pangulo, bilang taga-Samar, hangad ko, umiiyak ako, iniiyak ko, nakikiusap ako sa iyo, naglalambing ako sa iyo. Pag ikaw ay nailagay na namin sa pwesto, ang Bicol to Samar, lagyan mo ng tulay. Yan ang aking pakiusap. Kung ang tatay mo nakagawa ng San Juanico Bridge, nananalangin ako, ipapanalangin kita na mula Bicol hanggang Samar, gagawan mo kami ng tulay para ang mga bus, ang kaunlaran tuloy-tuloy, hindi napipigil ang kaunlaran. Kaya maraming salamat, Pangulo. Ikaw na ang aming Pangulo sa susunod na taon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong mga vlogger. Ano naman ang mga programa niyo na mga patuloy sa... Number one programa. Ha? Number one programa. Tao muna yung leader. Kailangan yung unang ilalagay natin yung leader, matino. Walang kinasasangkutan na kasamaan. Kahit anong klaseng kasamaan, una muna yan yung pagkatao. Ito, hindi ho ako banal, pero kailanman wala ho akong masamang record sa NBI, sa police. Ipinagmamalaki ko yan. Walang masamang record. Una yan na plataforma. Pangalawa, pagkain. Kinakailangan ang programa ko sa Samar, yung lahat ng palayan, taniman palay, kailangan hindi lalagyan ng mga estruktura para patuloy ang supply ng bigas, pagkain. At saka yung mga mangingisda, at saka lehitimong farmers, at saka mangingisda, kailangan aalalayan ng ating local government, provincial government. Sir, ang pagkandidato niyo po ba, kayo po ba ay may makinarya? Ika nga. Mayroon tayo mga tao kasi ako po ay sa simbahan. Ang pinaglalaban ko dito, yung ikabubuti ng aking inang bayan. Kawawa eh. Ang kami ho ay mayroong, kung ako magbibilang sa kayamanan ng Samar, mayroon po tayo mga natural resources. Napakayaman. Trillion natural resources sa Western Samar. Pero saan na pupunta? Mayroon tayo mga ginto sa Samar, mayroon tayo charcoal, mayroon tayo mga copper. Lahat ng klase ng ano mayroon tayo. Ibig sabihin, kung aanghin mo susumahin, abutin ng trillion. Pero kung saan mapupunta, ay wag muna ngayon, baka sabihin na tayo nagpaparatan. Okay, sir, anong message niyo po sa susunod nating Pangulo? Okay. Ako'y mahal na Pangulo, Pangulo na kita, Bongbong Marcos. Ang aking mensahe sa iyo, mahal na Pangulo, bilang taga-Samar, hangad ko, umiiyak ako, iniiyak ko, nakikiusap ako sa iyo, naglalambing ako sa iyo. Pag ikaw ay nailagay na namin sa pwesto, ang Bicol to Samar, lagyan mo ng tulay. Yan ang aking pakiusap. Kung ang tatay mo nakagawa ng San Juanico Bridge, nananalangin ako, ipapanalangin kita na mula Bicol hanggang Samar, gagawan mo kami ng tulay para ang mga bus, ang kaunlaran tuloy-tuloy, hindi napipigil ang kaunlaran. Kaya maraming salamat, Pangulo. Ikaw na ang aming Pangulo sa susunod na taon. Para naman sa ating Vice Presidente. Para sa ating Vice Presidente, si mahal na Sara Duinday Duterte, siyempre, mayroon nakakasakop sa kanya ang ating Pangulo. Kung ano yung iuutos ni Pangulo Bongbong Marcos, pasakop siya kasi vice siya. Kung anong sasabihin ng ating Pangulo, yun, doon siya pasakop. Sir, bilang tinatakban niyo po ay pagiging gobernador, no? Apo. Ayan. So, kayo po ba ay tulad dito sa Maynila, nagkaroon po ng mga karaban? Nagkaroon na rin po ba kayo ng karaban? Apo, sumama ako ng nakarang Wednesday. Nandoon po yung aking tarpaulin. Kung galing ka ng Perbio, nandoon sa Lipside, papunta dito sa Circle. Kasi hindi po ako makapaglagay ng aking tarpaulin na ang nakalagay, panalo na si BBM. Mayo election ay formality na lang. Nandoon po yun sa Lipside, yung kung saan bumalik na dito sa kuwa si Pangulo. Nandoon po ako. Hindi po ako gumamit ng sakyan kasi po hindi makikita yung aking tarpaulin ng ating mahal na Pangulo. Sama po ako. So doon po sa parting Samar, nagkaroon din po kayo ng may mga sinamana po ba kayong kandidato doon? Opo. Yung karaban. Hindi, doon sa inyo po, sa probinsya nyo. May karaban na ba nangyari? Ay, hindi. Yung itong nakaraan, yung sa San Juanico Bridge.
Nandun po ako, pero hindi po ako nag-ano doon sa ano kasi medyo sa sobrang dami ng tao. So ito sir, sa tingin niyo po, first time niyo po ba ito na tumakbo? Pangalawa ho. Ano po yung una niyo pong... Kunsihan ng bayan ng Kabuyao. Sir, nanalo ka ba nung una mo tinakbo? 2,000 na lang. Kailangan ko na lang 2,000 na boto. So natalo ka? Para maging kunsihan ng bayan ng Kabuyao. So natalo ka na that time, sir? Hindi mo masabi talo. Kulang lang ng boto. Hindi lang nakarating tayo sa eksaktong boto. Kumbaga sapat na bilang Kabuyao Laguna. Apo. Kasi ang pag ngayon tumatakbo ka bilang representative. Gobernador. Ano, Visayas. Apo. Western Samar. Eh bakit tumakbo ka dito sa NCR sa takbo ko rin sa Mindanao? Ah, kasi doon ho ako nag-residente dahil doon ho ako nagtrabaho. Oh, kaya doon naisipan ko na mag-file ng kandidasi dahil doon po ako naninirahan. Ngayon, dahil ito na yung aking inang bayan. Tapos yun, babalik ka ng Visayas? Opo, para... dahil yun ang aking sinilangan. Kailangan ko paglingkuran ang lugar kong sinilangan. So, sa ngayon sir, bilang bonyo po na pagka-gobernador, kung hindi kayo pinalad nung una, sa tingin niyo po ba kayo po ba ay papalarin ngayon? Ngayon? Opo. Kung ang pag-uusapan natin katinuan, panalo tayo. Pero dahil ang ating, you know, kalaban, gumagamit ng pera, ang tao kasi, kung sino yung nagsuhol, yun ang kanilang ibuboto. Dahil sila ay money-oriented. Kumbaga, hindi sila good-oriented. Ang tao, naghahanap ng pera. Kung sila tulad sa akin, tatanggapin ko yung pera. Kailangan ko yan. Pero hindi kita ibuboto. Bakit? Wala ka naman magagawa. Muli, ako'y nagpapasalamat sa mga gwapong vlogger na ito. Masisipag, talagang masusugid, humahabol, pumupunta kahit malayo. Lalong-lalo na ngayong hapon na ito. Nagagalak ang puso ko na. Paano naman daw yung mga babae? Ay kasama, siyempre kasama na rin yung mga babae. Ay dito. Magaganda. Ay, maganda yung muse dito kasi mayroon isang gusto magpabanggit. Dito ka, lapit ka rito, ikaw yung aming muse. So ngayon, una nagpapasalamat ako sa inyo, kayong mga vlogger, na mayroon tayong tulad ngayon. Katunayan, ang mga mayroon mga cellphone, yung marunong gumamit ng mga ganitong gadget, hindi na ho sila nanonood sa television. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo, yung mga magandang dalawa at saka magwapo, na inyo po ako ikinoverage. Ha? Salamat po sa inyo. Ngayon, ako pala si Billy Ilyanita Gooden, Tubong Samar, kumakandidato bilang gobernador ng Western Samar. Ngayon, Upay Man. So yan ha, ngayon, ako po ay mag-aalay ng paglilingkod sa Western Samar bilang gobernador. Hindi po ako kilala ng mga tao, pero ang aking sinasabi sa inyo, hindi ho natin kailangan ang kilala. Ang kailangan natin yung matino. Kasi pag mayroon tayong matinong leader, ang namumuno, ang pamumunuan, yung pinuno na matino, ang pamumunuan, titino din. Isa lang ang kailangan natin, parang susi. Yung bahay, isa lang ang susi. Kailangan natin ng isang susi na lalapat doon sa padlak para mabuksan. Ang leader, inalintulad ko sa isang susi. Isa lang ang kailangan para mabuksan natin yung tagumpay, yung kaunlaran ng aking lupang sinilangan. Kaya, ang platforma ko, kung inyong luluobin, simple lang. Una, yung leader. Kailangan meron tayong matinong leader. Leader na walang alingasmas yung pagkatao. Ha? Hindi yung may mga nasasabi yung tao. Kumbaga sa banal na kasulatan, sa kwalifikasyon ng isang leader ng simbahan, bishop must be a blameless. Ha? Kumbaga walang kapintasan. Ngayon, yung aking plataforma, maliban sa tao, number one, pangalawa, yung pagkain. Yung plataforma ko na yan na pagkain, kailangan patuloy. Paano mangyayari para patuloy yung pagkain? Yung taniman ng palay, hindi po idilagyan ng mga istruktura para patuloy ang supply ng bigas. Kasi kung lalagyan ng mga building, wala na tayo tataniman, ipadami na parang tao. So, kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo mga vlogger at na inyo po akong kinibirage yung mga buhapoy at saka mga utang. Salamat po sa inyo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Salamat po.